Yung pong mga nakaraang mga ano, mga sa Facebook Live natin at maging sa camp. Last time po sa nung mid-year camp, supposed to be ito pa ay pong pang-unbeliever, pero pagka believer na yung mga tao, nagpapalit na po ako ng topic, no? Katulad po sabihin natin, kapag ka kaboboy na ganyan mo pa lang, sanggol ka pa lang, hindi ka po pinapakain ng pork chop. No, kapapanganak mo pa lang eh. Ang papakain sa'yo, yung kailangan mo, eh yung sabihin natin, yung empamil, no? Sino po ba nagpapapak ng ganun? No, okay. Ngayon, habang lumalaki ka, nagpapalit ka na ng pagkain. Bakit kasi hindi sapat sa katawan mo yung, alam niyo po ba yung am? Meron pa bang nag-aam ngayon? Wala na. Kasi hindi ka na baby eh. Pero habang lumalaki ka, kailangan yung diet mo nagpapalit. No? At naalala ko po noon, nung time na kami po ay sobrang hirap. Sobrang hirap. Meron po akong aso noon na maliit. At yung po ay may kapatid. Hindi ko na matandaan kung kanino ko naibigay yung kapatid niya. Pero yung isa po naiwan sa amin, pero sa sobrang hirap, hindi namin siya napakain ng karne. Pinipilit ko siyang buhayin, nagkaroon siya ng mga sugat. Pero dahilan sa kakulangan po ng sapat na pagkain, ang ginagawa ko puro sa aso, bibigyan ko ng kanin at sasabawan ko lang. No, walang karne, walang mga gulay, basta sabaw lang. Alam niyo po, hindi siya lumaki. At yung mga sugat niya, hindi gumaling. Nagpapagalagala na lang siya sa mga kalsada na ang dami niyang sugat. Hindi po galis yun. No? Yan kasi usual na sugat ng mga aso. Pero mga sugat talaga. Pero wala siyang kakayanan, yung katawan niya. Walang kakayanan ng pagalingin yung sarili niya. At ganoon din po ang mga anak ng Diyos. No? Kahit born again sila. Kapag ka hindi tama yung pagkain na natatanggap nila, nagiging bansot sila. Hindi sila nag-grow. Kumbaga, 5 years na, 10 years na, maaaring sabihin natin 20 years na, pero hanggang ngayon, baby pa rin. Yung kapatid po niyang pinamigay namin, lumaki. At kung pag i-compare mo silang dalawa, makikita mo na bakit ito ang liit. Kasi hindi siya lumaki dahilan nga doon sa diet niya. Isipin niyo naman, bigas, ano, kanin lang, at sabaw minsan ng noodles. Bakit? Eh, wala akong mapakain. No? At sabi ko nga, yung mga sugat niya, alam niyo yung mga hurts natin, yung mga dinadaanan natin, yung mga nakaraang mga problema natin, mag-stay yun. Yung mga problema mo dati na masakit daanan, sabihin natin, may problema ka sa ganun, hindi nawawala. Bakit? Kasi yung diet mo, spiritual diet mo, ay hindi sapat. Ang trabaho po ng pastor ay pakainin po yung kanyang mga tupa, katulad po ng sabi niya ganoon, ako mabuting pastor, sabi ni Jesus. No? Kung talaga sinusundan mo siya, lalago ka eh. No? Lalago ka. Nalala ko po doon sa isa pong school na substandard. Ano ibig sabihin ng substandard? Eh, hindi standard. No? Meron po doon na nag-top notch sa board exam. Ngayon, sabi nila, eh galing ka sa ganyang school, paano ka nag-top notch? Bakit naging nag-book ka sa top 10? Parang ganun. Ang sagot niya, sa school, ang tinuturo, ito lang, pero hindi ako pumayag, nag-aral ako. Kaya kahit saan simbahan ka magpunta. Kung talagang ang Panginoon ang pag-aaralan mo, kung talagang ang Panginoon ang susundan mo, magiging top notch ka. Hindi nakadepende yan sa simbahan, nakadepende yan sa pagsunod mo kay Jesus, kasi ang dapat sinusundan natin ay ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Kung si Jesus ang nasusunod sa'yo, eh magta-top notch ka. No? Makakaraos ka dyan sa mga problema ngayon. At hindi po nakadepende yan sa, ano, eh, sa school. Mag-aaral ka talaga kung gusto mo. At hindi nakadepende yan sa simbahan at maging sa pastor natin. Hindi tayo nakadepende sa pastor. No? Tutulungan tayo ng pastor. Nalala ko po noon, ang sabi sa akin nung nasa isang school ako, sabi nila, pinipintasan nila yung professor namin na pangit daw magturo, ganito. Eh nakikita ko naman pangit magturo, ang gagawin ko, sasabihin ko ba na,
Eh, kung ano tinuro niya, yun lang ang pag-aaralan ko. Kawawa ka naman. May textbook tayo. Ano yung textbook natin? Bible. Pag-aralan mo. Kung di tinuro ng pastor, pag-aralan mo. Amin po ba? No? Kasi minsan po, may mga, naalala ko nga, no, yung professor namin, eh, para po masaka, 150 lang eh. Bibigyan mo ng 150 pesos, tapos saka na. Eh, hindi po ganun ito eh. Kung hindi man tinuro, pag-aralan mo. Amin po? Ngayon, kasi gusto natin yung umangat sa buhay, gusto natin umangat sa mga challenges, sa mga problema natin. Eh, ito po, sinasabi ko na sa inyo. No? Nalala ko po yung time na nagdaan po ako sa apat na pastor, yung first pastor namin, pangalawang pastor ko, pangatlo, pang-apat na panlima, eh hindi naman sila perfecto eh. No? May mga mali sila. Marami silang tama, pero may mga pagkukulang. Pero alam niyo mga kapatid, kung wala sa kanila, kung di dahil sa kanila, yan ang makakarating. Kaya, ang ginawa ako, nakita ko yung isa, may pastor po kung maiksi ang pasensya. No? Isang pastor namin, nakikita ko maiksi ang pasensya ni pastor. Pakisabi nga sa katabi, katulad mo. May pastor po kaming magagalitin. Na lagi na lang nagagalit. Sabihin mo sa katabi mo, katulad mo rin. No, eh anong gagawin ko kayo? Lalagpasan ko yan. No? Mag-aaral pa rin ako. Kaya ano po eh, in everything, give thanks. At sabihin mo sa katabi mo, mahalin mo ang iyong pastor. Bilan mo ng ice cream from time to time. No, pasalubungan mo at sino ba pastor ng babae dito? Si Risa, sino pa ba? Si Maika? Si Aaron, sino pa? Si Ate Amy? No? So Amy, ipareband nyo. No? Ay, kumbaga, magtanim ka naman sa pastor, ipareband nyo. No? Paminsan-minsan, bigyan mo ng chocnut. No? Alam naman nila, alam naman natin na kaya lang nilang bumili ng ice cream at saka chocnut. Pero iba kasi yung parang binigyan mo eh. No? Halimbawa, sabihin natin, pupunta ako sa ganito ngayon na ano bang, alam niyo ba yung biko? No? Yung matamis? Bigyan mo. Kaya naman niyang bumili niya eh. Pero iba kasi pag galing sa bulsa niya at galing sa kamay mo. Amin po ba? Alam niyo, wala akong alam na pastor na hindi mahilig sa ice cream. Lalo na kung malamig. Joke yun. Kundi ata nakagets. Okay po. No, iba-iba kasi yung ano, yung nakita mo yung pastor, yung worker. Sige, bigyan mo. Ano? Ano ang mangyayari dyan? Babalikan ka kasi hihingi pa. De, joke lang. No, ay okay po. So, happy anniversary po sa inyo. Last August, yung pong ating mid-year camp, sabi ko nga na nung mga unbeliever pa yon, ang diet mo, tuturo mo salvation. Pero habang naboborn na kanya, magbabago ka. Ngayon, kung ano ang kailangan nung miyembro, yun ang ibibigay mo. No? Sabihin natin, parang masarap ang pako. Alam niyo naman yung pako, ano? No, yung isang kasama ko, first time kumain ng pako kaata kagabi. No, nagsabi niya, makikita pa ito sa bundok? Eh, hindi, kahit sa mga tabi-tabi lang. Ngayon, kung kukuha ka ng pako, magtitingin ka, hindi lahat ng dahon kukunin mo. No, baka mamaya dahon ng cactus yan. Pako, ibig sabihin selective. Nagseselect ka. Ganun din sa pagpapakain sa mga miyembro, nagseselect ka ng ipapakain mo. No, halimbawa, nagkasakit yung ano mo, yung anak mo. Pupunta ka ngayon sa drugstore at bibili ka ng kahit na anong gamot. Tama, mali. Pikukunin mo lang, bibili mo lang yung para sa sakit niya. No, pakitingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, nasaktan ka ba? No, nagdurugo ang puso mo. Tingnan mo, nagdurugo yung puso mo. Anong magandang gamot siya? Diatabs. No, eh, kung ano yung nararapat na sermon, teaching, yun ang ibibigay. At ito po ang isang dahilan kung bakit hindi ako umaalis dito sa kasaganahan at kagalingan. Bakit? Kasi kailangan natin ito, kailangan ng rema ito. No? Alin, yung kasaganahan at kagalingan, ito po ay
Actually po, universally, masasabi natin na kailangan na lahat ng simbahan to eh. Pero binibigyan ko po ng emphasis ito. Bakit? Kasi, sabi mo sa katabi mo ulit, para di ka na nangungutang, na walang bayaran. So, okay po, wala akong alam ha, wala akong alam sa kwento nyo. Hindi po ako nagpaparinig, wala akong alam na yan. Ako po ay, kaya nga, nung mid-year camp, nag-share po ako patungkol po sa, ito yung faith, mas bababa ng kaunti. No? Ito yung faith, yung may mga tao po kasi, tatanungin niyang gano'n eh, pastor, sabihin natin, okay, brother, o kaya elder, kailangan po namin ng, kailangan natin ng ano, ng 15,000, kailan? Bukas, o kaya sa isang araw. Ngayon sasabihin ng pastor, nako, hindi natin kakayanan to. Yun, ngayon, may mga pastor naman, o may mga brothers and sisters na, pagka sinabi, kailangan natin ng 40,000 next week, sabihin niya gano'n, okay, makakahingi tayo kay Lord. Alam niya kung paano. No? You know, faith. At pagdating ng next week, no? Andun yung 40,000. So, alam niya. Hindi problema sa kanya yung paghingi ng pera sa Diyos. Ngayon, you know, faith. Ngayon, ito po. Baba tayo ng konti. Kasi hindi lahat kaya yung... No? Kung ako, hingan mo ko ng 40,000 next week, hindi ko kaya. Magagalit pa ako sa iyo. Bakit mo ko hingi ng 40,000 ngayong week? Saan ako kukuha ng ano? Aawayin pa kita eh. Dapat nagsabi ka last year. Layo, no? Ayan. Ngayon, ito yung faith, yung kaya mong hingin yung specific amount, no? At babalik nga pala ako. Sino yung umate ng camp dito? No? Sabi ng amen. Oh, kailan kayo magiging milyonaryo? Ang dami po ron, 2024, apuradong magmilyonaryo eh. Isang buwan na lang, milyonaryo ka na. No? Ngayon, sabi nila sa akin, bakit napupunta tayo sa milyon? Kasi po, kailangan umangat yung ating expectation. No? Umangat pwede. Ipakita ko naman sa inyo sa Bible. Naku, pwede. No, kailangan natin umangat yung expectation o yung faith natin na pwede. Pwede pala ako sumagana, maalis na ako sa utang. Pwede pala. No? So pwede pala ito. Kaya nga, inaano ko po sa inyo. Alam nyo, ang isa pong nakita ko po rito, may mga estudyante po o miyembro kami, tayo. No, hindi po ako maging exclusive kasi hindi ko kayo ganun kakilala rito. Doon po sa amin noon, meron po isang kaming estudyante na o miyembro na pagkatapos niyang mag-high school, ayaw na mag-aral. Ngayon, hindi ko nga ma-recall, parang hindi nakatapos ng high school eh. Ayaw na niyang mag-aral. Ayaw na. Sabi ko ba, ayaw mo mag-aral eh, kaya ka naman pag-aral. Hindi, ayaw ko na. No? Matamad, pumasok, matamad, mag-aral. Ngayon, tinitingnan ko po siya, yung sabi ko, saan ka ba nakatira? Ganon, pinuntahan ko po sa bahay, pinapalo up ko. Alam niyo, nakita ko, yung mga nakapaligid sa kanya, mga tamad ding mag-aral. Wala siyang tinitingnan, tinitingala na, one day, magiging tamad din ako. Wala siyang nakukuha yung mga kapatid. Kasi yung mga nakapaligid sa kanya, tamad mag-aral, kaya ngayon, ano nga sabi na, gagayahin ko yung tatay ko. No. Ngayon, pero kapag ka nakita niya na successful Christian ka, successful na Kristiyano ka, gagayahin ka yun eh. No, na parang gusto ko maging katulad din niya. Yan ang nakalagay sa Bible na sabi niya, kung susundin niyo ang mga tuntunin ibibigay ko sa inyo, sasabihin ng mga tao, kainam ng mga buhay niyo. No, makikita nila na ang ganda, maakit sila doon sa kagandahan ng buhay. Amen po ba? Alam niyo po, ang pastor, yan po ang parang idol ng mga tao, no? Kahit mga misis, no? Pasintabi po. Minsan sabihin lang, si pastor, walang bisyo, walang problema, mabait, matino. Sana mamatay na yung mister ko para siya na.
na pinapangarap yan eh, na gusto kong ganun. Bakit? Kasi nakikita niyo ng pangasawa ko, tamad, ano pa? Bukod sa tamad, ano pa? Pangit. Kaya parang sana si pastor na lang ano. No. Hindi mali naman yun, siyempre. Pero nakukuha niyo mga kapatid sinasabi ko? Kaya ito po, no, sinasabi ko rito yung sinasabi ng Biblia na pwede nating maabot. No? Hindi puro pera ganun. Ang isa nakakapagpaalis sa worker, actually pera. Bakit kailangan ng magtrabaho? No. Pero kung bibigyan ni Lord ng saganang buhay yan, hindi yan alis eh. Hindi yan mag-iisip umalis. Bakit? Kasi sinusuplayan siya ni Lord eh, ng kanyang pangangailangan. Okay po. Noon, itinuro ko po yung faith, pagka believers camp, na specific amount kaya mong hingin. No, na sa ganitong time, minsan bibigyan mo lang si Lord ng 1 week, darating na yung pera. Ang galing eh. No? Meron po akong mga kilalang ganyan na ang ginagastos nila ay 50 million pesos a day. A day. Sa ministry nila. Dahil ang laki ng ministry nila. 50 million pesos a day. Kaya nilang mag-faith ng 50 million pesos a day. Naingit ka, Kuya Boy? Yes! Ang iniisip ko, kung kaya niya, aalamin ko rin. Di po ba? Bakit? Maraming Jollibee mabibili yun. At hindi ka magiging madamot. Bakit? Kasi sobra-sobra. No? Sobra-sobra. Sino yan? Siya si El Shaddai. Siya po yung the God who is more than enough. No? Kaya sapat na at higit pa. Pero kasi ang kadalasan po nangyayari sa atin, nakaka-survive lang tayo. Parang kasya lang, wala man lang sobra. No? May mga pastor po akong kakilala na hindi naman dito sa Rema na so sobrang hirap nila, di sila makabili ng kahit candy man lang. Hirap na hirap. Nakapunta na po ako sa mga simbahan na ang offering nila gulay, alabasa. At pagkatapos ng mag-offering, kakausapin ako ng pastor, sabi niya, Brother Boy, tingnan mo yung offering, oh. Kalabasa, sitaw. May bibili ko ba ng gatas ito sa anak ko? May susuot ko ba itong sitaw sa anak ko? Nagko-complain siya. Bakit? Kasi may baby. At nakakita po ako ng offering na 5 piso lang. Bakit? Eh, mahirap nga yung mga miyembro eh. Mga nasa bundok po yun eh. Eh, ganun talaga. No, dumadaan sa ganun. Kaya nga ito, sinasabi po ng Biblia na hindi nakadepende yan sa katayuan mo, sa lugar mo. Kung matututunan natin ito, mabubuhay ka na parang nasa langit ka. No? So, pwede. So, okay po. Pakitanong ngayon ko tabi. Sinong gustong sumagana? Ayan. Alam niyo ba ang isang pangako po ng Diyos dito? Sabi niya, darating ang panahon kung matututunan niyo ito. Sabihin mo sa katabi mo, kung matututunan mo ito, kung papasa ka dito, ito. Darating ang panahon, pangako po ng Biblia yan. Sabi niya, hindi na kayo mamumutang, kayo na magpapautang. Oh, hindi bang ganda? Ay, gustong-gusto ko yan. Bakit? Darating ka tayo, hindi na ako tatawagan ng bangko. Mr. Kawigan, kailangan niyo na magbayad. Kailan po kayo magbabayad? Mamaya. Yung mamaya na yan, taon na, hindi pa rin nagagana. Nakukuha niyo mga kapatid, nakalagay sa Bible yun eh. Ang sabi niya ganun, darating ang panahon, kung matututunan mo to, hindi ka na mangungutang, ito pa magpapautang. Ay, gusto kong maranasan yun, kayo ba? No, kaya nga ito. Kaya sinabi ng Biblia, kasi gusto ng Diyos maranasan nating lahat. At ngayon po, yung po yung sinasabi ko, na meron kasi yung faith, ito yung specific amount, no? Pero merong mas mababa. Yung po yung tinuro ko, lahat yan eh. Kasi kulang nga ang panahon. No. Mababa sa faith. Hindi siya, faith pa rin siya, pero hindi siya ganun ka-specific na Lord, tingin 50,000. Hindi ganun. No? Na darating pa rin yung pangangailangan mo at so sobra pa. No? So sobra pa.
Meron pong mga tao kasi, yung mga kumpanya, alam nila kung magkano kikitain nila sa isang taon. Alam nila. Katulad sabihin natin, may mga kumpanya yung cellphone na binibenta nila. Mag-isip nga kayo, ano yung mga nagtitinda ng cellphone, mga kumpanya na nagtitinda ng cellphone, katulad ng Toyota, ano pa? Ano ba yung nagtitinda ng cellphone? iPhone, Apple, ano pa? Ano po? Vivo, Oppo, Huawei, Samsung. Maniwala kayo, merong cellphone nung unang panahon, Mitsubishi. Noon yan, na hindi ko alam ba't nalugi. Alam niyo po, ang galing nila, no, lalo na itong mga Japanese corporations o companies o firms, alam nila kung kailan masisira yung gamit nila. Alam nila, kaya nilang magbigay ng warranty. Na meron namang mga kakaiba eh. Pagka nabigyan nila, sabihin natin, bigyan nila ng 2 years warranty, hindi cellphone na, pagkatapos ng sira na, alam nila, natatansya nila kung kailan masisira yung gamit, yung binibenta nila. At meron pong mga corporations na alam nila kung magkano kikitain nila. Ang galing eh. No, natatansya nila na ito, makakabenta nito ng ganito, ganito. Alam nila, pinag-aaralan nilang lahat yan. At ako po ay nagbigay sa inyo noong camp na tansyahin nyo kailan kayo magiging milyonaryo. No? Kumbaga, sabi ko, huwag nyo susulat ka agad. Isip-isip, yung iba nakalagay. No? 2024, ang bilis. No? Eh, titingnan natin yung warranty nyo, ha? Kung aabot yung prediction nyo, kung aabot dyan. Okay po, eh ngayon po, yung mas mababa sa faith, hindi ka hihingi ng specific amount. Pero may darating. Paano yun? Na kumbaga, magsasari-sari store ako. Bakit? Makakabili ka ba ng Ferrari sa sari-sari store mo yan? No, eh, ganito eh. Hindi ako magkiklaim ng specific amount na next month, o kaya next week, meron akong 10,000. Hindi ganun. Pero may darating. Pero sa katabi mo, magpa-profit ka sa pag-pay. Yung sabi mo sa katabi mo, tutubo ka. Kikita ka sa pag-pay mo. No? Na may darating na pera, pero hindi specific amount. Hindi katulad ng by faith, specific talaga yun. Nakuha niyo mga kapatid. 2017 po, ang sabi ko, ako po ay may utang na sa kalat naman to eh. Kalating milyon ang utang ko. Actually, 670 yung nakasulat, hindi pa kasama yung mga under the table. 670,000. Wala akong trabaho, wala akong hanap buhay, ako'y pastor lang. At, pag pastor ka, huwag mong ginagalawang offering. Bakit? Kay ketongin ka. Magsisimula sa tagyawat. Wala! Tingnan natin ngayon yung mga baby face. Kay ketongin ka. Nakalagay sa Bible yan, kay ketongin ka pag ginagalaw mo yung pera ng simbahan. No? Alala ko nga eh, merong isang ano eh, sabi niya, nawawala yung 1/5 ng church, ng offering ng church, nawawala. Ngayon, tanongin nga, pastor, asan yung 1/5 ng church na gano'n nawawala? Diba, malay kong gano'n, kayo nagbibilang yan. Maya-maya, kita mo si pastora, naka-reband. Magkano reband mo? 1/5. Oh, common sense na lang. No, pero wala tayong ebidensya. Okay, wala kang magawa eh. Pero sige ka, kiketongin ka. Huwag mong ginagalaw ang pera ng simbahan. Kasi sa Diyos yan. Magnanakaw ka, sa Diyos ka pa nagnakaw. Oh, no. Eh, okay. Eh, hindi natin topic yung pagnanakaw sa simbahan. Okay po. Yung mas mababa, yung susunod na pababa, eh, ito po yung pinag-aralan po nung July, ano, nung August camp. Hindi specific amount, pero nag-i-expect ka na may darating. At nung time po na 2017, dahil baon na baon po ako sa utang, nag-faith ako. Sabi ko, eto, nag-specific ako. Next year, 2018, wala na akong utang. So, specific yun. No? Pero hindi ko kayang sabihin na sa February next year, makakabayad ako ng... Hindi. Basta alam ko, basta next year. Hindi ko alam kung baka January, February, March, April, May, hanggang December. Basta next year, ang paniniwala ko, mawala na ako sa utang. So, specific yun. No? Pero at the same time, nandun ako sa yung lower tier, kung tawagin natin. Ano yun?
yung hindi ka magsasabi ng specifics, pero darating. So, ano nga yun? Okay, number one, binanggit ko po ito nung August camp. At gusto ko pong ituloy ngayon kasi tatlo yun, gagawin kong apat ngayon. Number one, mapagpatawad. Ay, hindi ka diringgin ng Diyos kung hindi ka magkarunong magpatawad. Forgive and forget. No. Tulad dito, kurutin mo ang katabi mo hanggang sa umaray siya. No. Ngayon, pagka umaray siya, bitawan mo. Magagalit sa'yo, sabihin mo, kalimutan mo na, nakaraan na eh. Tapos na yun. No? At huwag kang gumaganti. Okay, number one, mapagpatawad. Nakalagay po yan sa Mark 11:25 na kung kayong mananalangin, magpatawad muna kayo. No? So, kailangan nating maging mapagpatawad. Eh, paano kung mali nga ang ginawa? Ay, Pastor, last Christmas nagpunta ako sa kanila. Tinago yung ulam. Eh, sabihin na natin, ganun nga ang ginawa sa'yo. Patawarin mo na. Eh, siguro naman, 5-5-5 lang sa Venus yun. Eh, oh, tama, Pastor, sa Venus nga yun, pero hindi yung 5-5-5. Ano yun, ligo? Tanda-tanda mo, ha? O, ngayon, Pasko, maraming fruit salad, baka itago na naman. Hayaan mo na. No? Kumbaga, regalo mo na lang yung forgiveness. Amin po. Kasi kung marami yung sa Venus na yan, hindi itatago sa'yo. Intindihin na lang natin. Kaya regaluhan mo na lang. Delata na yung exchange gift. No? Ano regalo mo sa Venus? Hindi, regalo mo tomato sauce. Okay po. So, maging mapagpatawad tayo kasi hindi didinggin ng Diyos yung panalangin natin. Okay. Number two, mapag-confess. No? Kahit naman alin, sunod-sunod dito, mapag-confess. Lord, thank you sa kasaganaan. Lord, salamat sa kagalingan. Lord, salamat. Next year, Lord, sasagana ako, mararamdaman ko na, malalasap ko na, makukuha ko na yung mga pinagpe-pray ko. Thank you, Lord. Mapag-confess. No, salamat, Panginoon, sa biyaya. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa kasaganaan. Salamat, Panginoon, sa magandang buhay. Confess ka lang ng confess. Huwag ka nagsasabi na ang hirap ng buhay, impyernong buhay ito. Bakit kasi kung anong lumalabas ang bibig mo, yan ang makukuha mo. Tapos at the same time, kung ano yung lumalabas sa bibig natin, galing sa heart yun eh. Pero yung heart mo, punong-puno ng impyerno, impyerno din ang lalabas sa riyan. Kaya ayusin mo yung heart mo, maging masaya ka lang. O may problema sa bahay, pagdating mo rito sa anniversary, dala-dala mo yung problema mo. Saan manggagaling ang tulong ko? Tok na antok. Saan manggagaling ang tulong ko? O, kinakanta niyo yan ng camp. Huwag mong dalhin dito. Maging masaya ka lang. Bakit kaharap mo ang Panginoon? Alam niyo ba, si Nehemiah, noong time ni Nehemiah, gusto niyang ayusin ang Jerusalem, ang Israel, no? Kaso, tagasalin siya ng alak. Required sa mga humaharap sa hari, yun ang kangiti palagi. Kahit mabigat ang heart niya. Iniisip niya yung pamilya niya. Iniisip niya yung bayan niya. Pero bawal haharap sa hari ng nakasimangot. No? Nakukuha niyo? Ngayon kay Lord, haharap ka, masaya pa rin. No? Masaya pa rin. Bakit kasi kayang ayusin ng Diyos? Yan! No, huwag tayo nagpapaawa sa Panginoon. Kunin natin yung sagot, hindi yung awa lang niya. Okay. Number one, ano na nga? Pagpatawad. Number two, mapag-confess. Salamat Panginoon sa kagalingan. Salamat Panginoon sa biyaya. Huwag na huwag mong sasabihin na, ano nga yung sabi ko nina? Ang hirap naman ang buhay. Ang hirap, ang hirap, ang hirap, ang hirap. No. Huwag mo pinapalabas sa bibig mo yan. No? Ngayon, in order na yan ang automatic na lalabas sa bibig mo, kailangan yung heart mo, eh, nakaayon yun. Dapat yung lumalabas sa bibig, galing kasi sa heart yan, ayusin mo yung heart mo na maging masaya ka lang. Maging mapagpatawad ka lang. Maging positive ka lang. No, nakikita mo na yung anak mo ganyan, nakikita mo yung asawa mo ganyan, nakikita mo yung bahay mo ganyan, nakikita mo na nga ganito. Eh, labangan mo. Huwag mo kampihan. Pangit nga eh. Gusto mo bang gusto mo bang mangyari sa iyo yung sinasabi ni Andrew Lee? Anong kanta na nga yun? Humanap ka lang. Tapos, ibigin mo ito. Eh, huwag mo kong tingnan. Ano sabi niya? Ibigin mo ito na eh.
eh bakit mo ibigin yung pangit na buhay? Ibigin mo yung pangit ng buhay. Sabi mo nga sa misis mo, ganito ko pa rin. Tapos nga sabi mo sa misis mo, you're my forever. No? Naalala ko dati, ito si Pauline. Pauline ba, no? Pauline. Minsan, alam niyo, ito, anak ni ano to eh, ni Lisa to eh. Naalala, napadaan ako ron sa, ano, yung mga ano din, yung mga binata ron sa camp. At narinig kong ganun eh, si Pauline na lang, Pauline, yung taga-Baler. Oh, sabi kong ganun, narinig kong ganun. Nag-uusapan niyo yun ah, sipahin ko kayo eh. No, pinag-uusapan itong dalaga, bakit? Eh, hindi mo pag-uusapan yung pangit. Pag-uusapan mo yung cute. Ano masasabi ni Pauline ngayon? Okay, so yung dapat yung heart mo maganda lang. Hindi ka pantasera, hindi ka pintasero, hindi ka mareklamo. Yung kumbaga, in everything, give thanks. Bakit? Kasi may solusyon. So, mapag-confess ka, tapos ang susunod riyan, number three, mapag-expect. Oo, kamagalala, parating na yung kotse ko. Malapit na yan. Yung loan ko, malapit na yan. Ano lang lagi? Yung kumbaga, oh, yung baboy namin, mga anak na, naku, kikita ko rito. Sige lang, yung kumbaga, mapag-expect ka. O, wag yung ano na, papautangin nga ako, kulang naman. Eh, ano ka ba? O, parang wala ka ng kasiyahan sa buhay, lagi na lang may kulang eh. Maging mapagpasalamat ka. No, mapag-expect ka. Na, eh, kumbaga, halimbawa, dumating, kulang ang ulam natin. Di bali, anak, bukas, may mas masarap tayong ulam. Ganun lang palagi. Yun ang tamang attitude. Anong nakalagay? Anong ibig sabihin yan? Yan ang sinasabi ni Don Moen. God will make a way when there seems to be no way. Sabi mo sa asawa mo, laban lang tayo, mahal. Kapit lang tayo, mahal. Umasa lang tayo, mahal. Nag-expect ka lang na, anong ibig sabihin yan? Gaganda rin ang buhay ko. No, mangarap ka na, may iiwanan ko rin itong kahirapan na to. Gaganda rin ang buhay ko. Ay, ganyan ang pangarap ko doon. Iiwanan ko rin itong kalahating milyong utang na to. Mababay sa'yo, di na kita babalikan. Nalala niyo ba yung ano, kapag ka nasa kalsada, may banggaan? Ang traffic ng... Bakit? Marami mga usisero eh. Naiinis ka, tagal lang itong traffic na tagal. Pero pag nakadaan ka na, anong lumalabas sa bibig? Bahala kayo dyan. Bakit? Iwanan na kita, nakalagpas na ako, hindi na kita po problemahin. Bakit kasi? Darating ang time, hindi ka na mangungutang, ikaw na ang papangutang. Pero hindi kasi darating sa iyan, kung ang attitude mo, yung heart mo ay punong-puno pa rin ang kahirapan. Yung heart mo punong-puno pa rin ang sakit. Na ano, yung sickness, disease, kumbaga, andun pa rin yung heart mo, andun pa rin yung expectation mo na, malabo na, no. Sabi niya, tumingin tayo sa ating Diyos. Kasi ang Diyos natin, hindi ka pa ihirapan, pagiginhawahin ka. So, yung heart natin, dapat puno lang na expectation. Okay, anong year ngayon? 20? Maganda po ang taon na ito sa akin. Bakit? May mga biyaya ako. May mga problema din. Hindi naman nawawala yan. Pero, nakakaraos at ito po, sa 2023 ngayon, 2024, nag-expect ako mas magandang buhay. Dapat ganun lang. Mas maganda ang ministry, mas maganda ang financial, mas maganda ang kalusugan, mas maganda ang katayuan ng mga nasasakupan. At yung mga problema, maayos yan. So maging expectant ka lang. No, sabi sa katabi mo, next year, mag-asawa ka na. Ngayon, may nagsabi sa akin, eh Kuya Boy, parang ano eh, mag-aasawa pa ba ako? No? Mag-aasawa pa ba ako? Pasintabi ha, itong si Lisa, ilan taon na ba? Naku, lagot ka sa akin ngayon. Ilan taon na? Ha? 38? Oh, bata pa to. Ngayon, hindi ko alam eh, na ewan ko lang, siyempre, kailangan aprobin pa ni Pauline yan, di ba? Oh. Awayin ni Pauline yun, baka suntukin pa niya. Eh ganito, sabi niya sa akin gano'n, eh pastor, hindi palagay ko, hindi na ako mag-aasawa, ganito, pero gusto mo ba? Sabi kong gano'n, eh wala ka namang asawa, ganito, sabi niya sa akin, eh gusto ko sana, pero wala eh,
Ngayon, tingnan mo yung katabi mo, di naman pangit yan. Mm. Ngayon, sabi niya, wala eh, wala eh. Kasi ito po ang verse, may verse yan. May verse yan, Lisa. Mm. Ano? You have not because... Oh. Humili ka! No? Lord, gusto ko rin may makasama sa buhay. Mm. Yung magsisimba kami, magka-holding hands kami. Abay, bumalik sa pagkadalaga, ano? Uy, nangiti yung mga dalagin din, oh. Oh. Kumbaga, lalakad sila, ganyan, magkaganon. No, 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 kumbaga, parang gusto mo rin meron kang katuwang sa buhay. Yan, eh, sabi mo, eh, ganitong, ganon, ganito, ganyan, ganon. Eh, siguro, alagaan ko na lang yung mga anak ko. Eh, nasa sa inyo po yan, you have not because... Oh, may nagpaalam sa akin kay Lisa. Hindi, totoo po, totoo. No? Pastor, sabi niya, pastor, pastor, pastor. Mm. Sabi ko, bakit ka sa akin nagpapaalam, eh, hindi naman ako yung pastor ni Lisa. Doon ka sa pastor ni Lisa magsabi, eh, nahihiya po ako eh. Ah, gagawin mo pa akong tulay, ha? Oh. Eh, gusto niyo pong sabihin ko? Abay, gusto ng anak. Mm. Sabihin mo, pag nalaman mo, Pauline, sabihin mo, ang lagay eh. Mm. Eh, hindi ko sasabihin, pero pag ako pinilit niyo, sabihin ko rin. Eh, pero hingin muna ako ng permiso kay Lisa kung pwede kong sabihin. No, eh, baka, siyempre, girl siya, di ba? Oh, okay po, so, you have not because you ask not. Okay po. So, maging mapag-expect ka lang. Ano yung number one? Pagpatawad. Number two? Pag-confess. Number three? Mapag-expect. Bakit? Kasi may gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. Ano yung susunod doon? May gagawin ng Diyos sa buhay ko. Di ba? Huwag ito mo nag-expect ka eh. Ano yung na-expect mo? Gaganda ka. Hindi papangit ang buhay mo. Gaganda ang buhay mo. So, okay po. Number four. Ito na yung pangapat. Maging mapagbigay ka. Yan, no? Give and you shall receive. Bigay ka lang. Mapagbigay ka lang. Lalo ngayong Pasko, huwag ka nang tatago sa... Mapagbigay ka lang. Nakikita mo si Pastora, abutan mo lang. Nakikita mo si Worker, abutan mo lang. Nakikita mo si Brother, ganyan. Maging matulungin ka. No? Natatawa ko sa kapitbahay namin. Eh. Maya-maya, sabi niya, ay, pwede po makahi, ano? Mayaman yun, ha? Ang dami niyang kotse. May kaya sa buhay yun. Mayroon, lalapit sa bintana namin, sasabi niya, pwede po makahingi ng luya. Eh, sandali lang po, titignan kong gano'n. Okay lang. Kumbaga, maging mapagbigay ka lang. Mapagbigay, 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 mapagtanim, mapagtanim, mapagtanim. No, hindi naman lang, hindi naman kailangan lagi sa church eh. Kundi nakikita mo yung tao, no? Kapag magbibigay ka, sabihin mo, pautangin kita, gusto mo. Pero mag-expect ka, wala nang bayaran yun. Hmm. Halimbawa, si Pauline, nag-asawa to. So sabi niya, ma, maganda yung kurtina mo. Pahira ma, expect mo Lisa, wala nang balitan yan. Bakit? Nanay ka naman eh. So, nakukuha niyo mga kapatid. Maging mapagbigay ka, mapagbigay ka, mapagbigay ka, mapagbigay ka, mapagtanim ka. Abutan mo lang, abutan mo lang. Bakit ka magtatanim? Bakit ka mag-aabot? Kasi mayroon ka pa. Tandaan mo yan, kapag ka dumating ang... Yung load ba na uubos? Oh. Yung pagkain ba nauubos? Yung pagkain natin, yan, oh, may catering tayo, mauubos ba yan? Oo, lalo na pag nagbalot tayo sabay-sabay. Mauubos yan. Ano pa? Pasensya nga, nauubos eh. Oh. So, nauubos lahat yan. Ngayon, kung ano man yung biyaya na meron sa atin dito, nauubos yan. Anong dapat mong gawin? Kapag umami ka ng palay, huwag mong kainin lahat. Magtangka. Ano mangyayari? Hindi ko mauubusan. Yun po ang sekreto ng hindi nauubusan. Yung alin, nagtatanim ka. Alam po nakalagay sa Ecclesiastes, sabi nung pinakamatalino, pinakamayaman. No? Ulitin ko. Pinakamatalino at pinakamayaman. Sabi niya, tanim ka lang ng tanim. Ecclesiastes chapter 11. Keep casting your bread upon the waters. Tanim ka lang ng tanim hanggat meron ka. Meron po isang kakilalang pastor na sa sobrang hirap nawala sa ministry.
sobrang dahil nabaon siya sa utang, nawala sa ministry. O hindi ako yun ha, nandito pa rin ako. Alam niyo ba, nakikita ko si Ate Amy. Oh, nakikita ko si Kuya Cesar. O si Ate, sino pa ba? Nakikita ko si Lisa, nakikita ko si si Ate Albi. Sino pa? Nakikita ko si Micah, si Aaron, sino pa? Nakikita ko si Wadwad. Ikaw, Wadwad, lagot ka sa akin mamaya, ha? May chismis na nakarating sa akin. Hindi, gusto kong kabahan ka muna. Ayan. No? Ano yung balita ako na nalalaki ka raw? De, joke lang. Kumbaga, nakita ko si Wadwad. Nakita ko si JP. Oh. Nakikita ko kayo. Alam niyo ba? The fact na nandito kayo means hindi pa kayo natatalo ng kaaway. Hindi kayo kaya. Ang tagal-tagal na nating magkakasama. Minsan, nababalitaan ko na lang. May nangyari kay Ate Amy, Pepre Away, Kuya Cesar, sa pamilya niya, dito kay Bayaw Maing, na nalaman ko ganito yung dinaanan niya. Kaya Ate Albi, andiyan si Dea, nakita ko kanina eh. O si Wadwad, si JP, sino pa? Kayo po. The fact na andito kayo ngayon means nakatayo pa kayo. Hindi kayo matalo-talo ng kaaway. Nakikipaglaban tayo. Pero, nakatayo pa rin kayo. Hindi kayo matalo ng kaaway. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya huwag po kayong malungkot, mag-expect tayo. No, so number four, maging mapagbigay ka. Bigay lang ng bigay, tanim lang ng tanim. Huwag mong uubusin yung biyaya mo. Ngayon, ito pong pastor na to. Nawala sa ministry, nagkandahirap-hirap, ngayon nabaon sa utang. Eh, baon na siya sa utang, nagkandahirap-hirap. Ngayon, nagpe-pray po ako. Huwag niyong inaapi-api yung mga api. Ay, naku po, ayaw na ng Diyos yung nangaapi. Kaya dito po sa Rema, kapag inaapi ka, hindi pwedeng hindi kita kakampihan. No? Maniwala kayo kahit mali. Kahit mali yung tao. Huwag mong inaapi-api yan. Wala tayong time eh. Kasi, nakalagay sa Bible, kung idadown mo, kung yuyurakan mo yung nagkamali, magiging kakampi ng Diyos yun. Alam niyo po, nakita ko po, may verse pong nakita ko, ang sabi niya, itong aping ito, pagpapalain ko. Yan yung pasto na yun. Alam niyo po, ang dami kasi nagsasabi na, yan, yung condemnation ba? Eh, nagkamali nga yung pasto rin. Pero alam niyo, hindi ang Diyos ang nagkocondemn. Ang Diyos ang tumutulong. May verse na nakarating sa akin, pinadala ko sa kanya, hindi ako kung natatandaan pa niya. Ang sabi po ng verse, yung inaapi, iangat niya. Magpakumbaba ka lang. Nasa Old Testament yan, pero meron sa New Testament. Humble yourself in the sight of the Lord and in due time, itataas kita. Ano yung sabi itataas? Pagagalingin kita. Pasasaganahin kita. Ibabalik ko sa iyo mga ninakaw ng Diablo sa iyo. Kaya huwag ka nang aapi, huwag ka nang judge. Bakit kasi itong taong ito, nagkamali na nga, oo nagkamali, pero down mo, bumagsak siya sa pagkakamali. Tapos isa ka pa sa PPP sa kanya. Iaangat ng Diyos yan. Dahil dun sa katotohanan, dun sa fact na naapi siya, at wala nang magtanggol sa kanya, iaangat ng Panginoon niya. Ire-rescue ng Diyos yan. Alam niyo nangyari? Umangat ang buhay. Ano ngayon? No? Asa na yung mga tumutulig sa nagkamali na nga yung tao eh. No? Yung halimbawa, sabihin natin, Brad, anong pangalaman na? Ha? Renzo. Ikaw yung ano pala, no? Yung sa Jollibee? At Chowking. Masarap ba mag-Jollibee sa Chowking? Ano ba, Colgate mo? Close up? Bigla siya nag-isip eh. Okay, sabihin natin ngayon, nagkamali ka. Nawala ka sa ministry. Huwag mong inaapi yan. Huwag mong dinadown yan. Tulungan mo. I-restore mo. Bakit kasi, ang puso ng Diyos ay nandun sa mga aba na wala nang maaasahan.
No? Eh mali kung mali. Pero tulungan mo. Huwag kang kasali na nagtitipi, na nagpapabigat, na nagdidiin pa. Kaya nga meron tayong tinatawag ng mga wounded soldiers eh. No? Bakit? Nasugatan sa panaksak ng kapatid. Okay, hindi naman tayo pupunta doon sa ganun. Pero, malapit ang puso ng Diyos sa mga api, sa mga aba. Ano mangyayari ngayon? Itong pasto na to, umangat ang buhay! Yumaman! Sabi mo sa katabi mo, magpa-api ka na. Di po, umangat ang buhay. O ngayon, sabi ko gano'n, maganda na buhay mo. Alam niyo po, meron ako ina-expect eh. May ina-expect ako, bumalik sa ministry to. Kumanda ang buhay. Magkaroon ng maraming pera. Pambihira po ang... Ano ba sabi natin, nagkamali ka sa ministry? Huwag kang... Bumagsak na eh. Huwag kang kasama ng didiin. Ang Diyos ba nagko-condemn? Hindi. Anyway, nararamdaman mo, konsensya mo yan. Ang, hindi ka kinokondem ng Diyos. No, nire-restore ka niya. So, ano nangyari ngayon? Umangat ang buhay nitong taong ito, gumanda ang buhay nito, bumalik siya sa ministry. Ngayon, tinitingnan ko, ito. Hindi ako nababangit ang pangalan. Ha? Ngayon may pera ka na, tingnan ko kung magtatanim ka. Ngayon, masagana ka na, tingnan natin kung magtatanim ka. Ano yung nangyari? Nasubaybayan ko eh. Pambigyan. Kung kailan binigyan siya ng Diyos ng pinatay ko eh. At yan, tulong ka sa iba. Huwag mo ubo. Hindi ah, kapag pinagpala ka ng magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay upang meron kayo maitulong. Ang purpose ng prosperity, ang purpose kung bakit ka pasasaganahin ay para makatulong ka. So ano po nangyari? Hindi siya nagtanim. Nasubaybayan ko. Hindi siya nagtanim. Actually, tatlong tao po itong tinutukoy ko ngayon, nakita ko na pinasagana, ay, grabe ka sa ganahan, pero hindi nagtanim. Wala tanim. Ano yung pangapat? Pagbigay, kasi mauubos yan eh. Alam niyo nangyari? Hindi nagbigay. Ito lang ang sinasabi ng Diyos, kung gusto mo sumagana ka, give and you shall receive. Huwag ka nagpe-pray ng pera. Lang. Humingi ka ng pera sa Diyos, pero kailangan mo mag-give. Yung nagsusupport sa'yo, kailangan suportahan mo din. Alam niyo po, isang maganda po na nakikita ko sa nanay ko nung buhay pa siya. Pagpupunta ang worker sa bahay namin, pagluluto niya, siya ang kikilos. Bakit? Sabi niya, tanim ko yan sa mga worker. Basahan niya, may worker yan. At ang mahilig, ang palagi, ang suki sa bahay namin, si Simon. Basta andyan si Simon, pagluluto ng nanay ko yan. Laging merong, bakit? Nanay ko kasi nag full-time worker din. Nung dalaga siya, nag full-time worker. Kaya alam niya ang pakiramdam daw ng worker kasi full-time na. So ano pong ibig ko sabihin dito? Nakita ko po yung pastor, tapos yung isa, tatlo sila. Sinusubaybayan kung gano'n, kung kailan gumanda buhay. Doon nakalimot. Ano nangyari? Sabi ko, babalik yan. Hindi ako nagsusumpa. Ha? Hindi sumpa ito. Babalik yan sa kawalan. Kaya paiksin ko po yung kwento, nagkatutulan. Ngayon, isa wala na sa ministro. Ulit. Kaya nung nakabayad po ako ng utang, ang promise ko, hindi ko kakalimutan ang gawain. No, yung promise ko, hindi ko kakalimutan ang gawain. Kapag ka may hihingi ng renta, magbibigay ako. Pipilitin ko yung best ko na makatulong sa gawain. Bakit? Yun lang ang way ko, kasiguraduhan ko na hindi ako mawawalan, hindi ako maubusan. Give and you shall receive. As long as nag-give ka, patuloy ang pagtanggap mo. It is better to give
than to receive. May mga tao kasi, ano ba tao sa ganun? Pakabig. Sino po naglalaro ng sungka? Ako marunong ako sungka eh. Sa balan ako natuto. Dito ako sa balan natuto ng sungka eh. Yung ganun-ganun? Ah, yung baka bato-bato na yan. Ewan ko, kung natatandaan, correct niyo po kung mali. Eh, meron isang kumpul dyan. Sana umabot. Natapat, Kamir! Tama ba yung term na gano'n, Kamir? Ha? Ha? Kabig? Kami. Kami? Oh, yan. No, baka naman may makita kayong cute eh. Sabihin nyo, Kamig! Eh, Kamir ang tawag namin nun. Eh. Basta, nakuha ko lahat. Mga kapatid, as long as mapagbigay ka, hindi ka maubusan. Kung paano ang takal na gagamitin sa'yo, yun din ang ginamit mo, siya rin gagamitin sa'yo. Nakukuha niyo mga kapatid, mapagbigay ka lang, ay naku, hindi mo ako mapapatumba ngayon. Dati natumba ako. Natumba saan? Sa financial. No? Pero ngayon, hindi na. Bakit? Sisiguraduhin ko ng meron lang ako palagi. How? By patuloy na pagbibigay, maging mapagbigay ka ng verse 4. Huwag kang madamot sa ulam. Hello? Huwag kang madamot sa, ano, na pagka may dadalaw sa bahay, kung anong meron dyan, eh, you know, sige, kain kayo. Bandang huli, pupunta na kayo ng mga tao rin, makikibahaw. Bahaw ba tawag doon? Maging mapagbigay lang kayo na kumbaga parang ngayon, takaw, ay, naubos na, ay. Yung mapagbigay lang. No? Meron lang darating, meron at meron darating. Bakit? Kasi ang pinanggagalingan ng biyaya ko ay hindi yung trabaho ko, hindi yung hanap buhay ko, hindi yung ibang tao, kundi siya. Pag natutunan mo to, hindi ka na magiging madami. Ano tawag dito sa baler? Maimot. Tama ba? Maimot ang tawag dito? Oh. Wag. Kumbaga, maging ano lang, maging... Halimbawa, sabihin natin ito. Kaninong gamit itong sound system? Dito? O sa inyo na po? Sa simbahan. Okay, ano pa ba kailangan dito sa simbahan? Say, sabihin natin, isa pang amplifier. Ah, mag-pray tayo. Sino kaya gusto magbigay ng amplifier? Mga kapatid, umalis na tayo sa ganong sistema. Ah, sana may magbigay. Italaga mo sa puso mo na ako na magbibigay. No, bakit pag gusto mo iba magbigay, madamot ka eh. Hindi pa pwedeng kumbaga na ikaw na magbigay, na ikaw na ang mangarap na ikaw magbibigay. Ikaw na ang magplano na mahal, sabi mo gano'n, next year, magbigay tayo, mag-donate tayo. Nanakukuha niyo mga kapatid, na ikaw, alam niyo, ang tao nakakalimot, ang Diyos, nakakalimot siya, nakarecord yan. Yung in-offering mo, tanda-tanda niya. Mga kapatid, sa dami-dami ng utang, wala akong trabaho, wala akong anak buhay, may isa sabihin po ko sa inyo, na huwag niyo kakalimutan sa buong buhay niyo, ang tao pag hindi nagbabayad ng utang. Huwag niyo kakalimutan to. Ha? Colin. Renzo. Ang tao pag hindi nagbabayad ng utang, walang pera. Ayoko na may utang ako. Bakit? May nang gugulo. Ay, pambihira, nakakainis yung ginugulo ka na kumbaga, na nakakaaburito. Alam niyo ba, ang sabi ko nga eh, anong unan mo? Pilo. Anong brand? Duratex? Ha? Damit ako. Damit? Hindi, anong brand? Kayo ba? Ay, mga, alam niyo ba ako, sa simbahan, wala akong unan doon. Bakit? Ayokong gamitin. Dati, nagkaunan ako, ayokong gamitin. Bakit? Amoy worker. Pag naamoy ko, sabi ko, hinigaan na naman ng worker to. Yung kumot ko, may kumot ako sa simbahan, ayoko rin gamitin. Bakit? Amoy worker. Sanay na, sanay po ako yung coke, yung bote ng coke na plastic.
ay, yun ang unan ko, kaya ko lang. Kahit tabo, wala akong problema, di ako maarte. No? Eh, ay, hallelujah. The only way na mag-stay ang kasaganahan sa iyo ay magbigay ka. Ang tikong na kama ay walang lalabas dyan, wala rin, papasok. So, mabiging mapagbigay ka lang. Ito ba sinasabi, bigay mo yung buong bahay mo, yung, kaya yung TV mo, washing machine mo, ganun. Eh, yung sige, maging maluwag lang sa iyo na nakukuha niyo. Maging mapagbigay ka. Okay, i-share ko sa inyo to at tingnan po natin kung hanggang sa tayo maabot kasi hanggang mamayang hapon naman, no? Okay na ba kayo? Ayan, okay. Punta na po tayo sa sermon kasi review lang yun. Hindi naman, mga 15 minutes na lang, matatapos na ako. No? Ngayon, meron po ako i-share sa inyo rito na itutuloy natin mamayang hapon na paano bang ibabalik ng Diyos sa iyo yung o paano bang ibibigay ng Diyos sa iyo yung pangailangan? Sa papaanong paraan? Paano bang susuplayan ka ng Diyos? Kaninong kamay manggagaling ang supply mo? No, eh, biblical ito. Meron po akong apat na share sa inyo na apat na panggagalingan ng provision mo, ng pangangailangan mo. Ito yung gagamitin ng Diyos para pasakanain ka. Ibigay ang kailangan mo. Ano ba to? Eh, hindi natin matatapos, so ituloy natin mamaya. Okay po? So, pasadahan lang natin. Nandiyan na po kayo. Okay. Paano? No? Para mabalance natin ito, na saan manggagaling? Para nang abay ito, no? Saan ang tulong ko? Saan manggagaling? Ano sa doon? Okay. Pinili ka na ng Diyos. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo, saan? Kuha niyo mga kapatid. Okay. Ako ito, napanggagalingan. Tapusin natin. Saan mo? Wala itong bubong. No? Open. Number one. Ang panggagalingan po ng sagot ng Diyos sa atin, ang panggagalingan po ng tulong ng Diyos sa atin, ay manggagaling sa kamay ng tao. Number one, sa tao. Luke 6:38, magbigay kayo at kayo ay bibigyan, nakalagay po riyan, kayo ay bibigyan nila. Yung tao. Give and you shall receive. Sabi niya yun, shall men give unto you. Sa Tagalog, no, itong mabuting ano, itong King James na Tagalog, sabi niya, manggagaling ang tulong ng Diyos sa mga tao. Ano ibig sabihin nito? Maaring meron kang kapatid na tutulong sa iyo. No? Maaring meron kang pinsan na tutulong sa iyo. Siyang gagamitin ng Diyos. Maaring merong isang kaibigan na tutulong sa iyo. Basta sa tao. At tutulungan ka ng mga taong ito, mga ilang taon, susupply ang kanila. Nakukuha niyo mga kapatid, maaaring meron kang abroad, maaaring meron kang kamag-anak, maaaring meron kang kaibigan, natutulungan ka na masuplayan ka. Nakukuha niyo mga kapatid, ngayon, gagamitin lang Diyos yan. Alin, yung taong yan na meron silang pag-ibig sa'yo na bakit gusto kang tulungan. Nakukuha niyo mga kapatid. Minsan, may mga miyembro na talagang tutulong talaga sa pastor. Tao pa rin yun. Yung nga lang, ang nagiging problema po rito, itong mga taong ito nagiging asa sa mga tao na tumutulong. Kaya kapag dumating ang time, itong taong ito hindi na tumulong, panic na sila. Bakit kasi? Hindi nila nakikita na ang Diyos pa rin ang gumagamit ng taong gagamitin sa iyo. No? Ngayon, kung halimbawa, sabihin natin, ayoko ng tulungan ng tao, magpuri ka lang sa Panginoon. Bakit kasi? Gagamit na naman na siya ng iba. Bakit? May tatlo pa. Nakukuha niyo mga kapatid, sabi niya gano'n, Luke 6:38, give and you shall receive.
sabi niya, shall men. Mga tao rin ang gagamitin niya. No, kaya magaganyan ka na. Sino kaya ang gagamitin ng Diyos dito? No? Yung cute kaya, yung pangit kaya, yung maganda kaya. May gagamitin ng Diyos dito. Nakukuha niyo mga kapatid. Okay. Meron akong ano, meron akong kwento po rito. Kaya pinuwento sa akin, hindi ko na specific amount. Nandun daw sila sa simbahan. Ang nangyari, no? Bigla raw napatingin siya dun sa isang tao. Mayaman na ako to. Mayaman na simbahan. Napatingin siya dun sa bandarian. Tapos ang sabi, bigyan mo ng 2 piso. Nagsasalita ang Lord ng 2 piso. Bigyan mo ng 2 piso. Hanggang sa mamaya, hindi na siya mapakali, hindi na niya maintindihan yung sermon. Kasi pabalik-balik, bigyan mo ng 2 piso. Sabi ko, bakit ko bibigyan ng 2 piso? To? Sabi ng tao. Eh, mayaman pa ang itsura niya sa akin. Oh, mayaman tong simbahan na to. Bakit ko bibigyan 2 piso? Eh, ano daw, parang ang gulo daw, ang kulit daw ng Holy Spirit na kinukulit siya na mayaman, nagbibilang na siya ng 2 piso niya. Na bakit ko bibigyan? Bakit ko bibigyan? Na, nagugulo na siya. Maya-maya, nung sabi niya, ayaw kong bigyan, nakakahiya. No? Ay, ayaw ko lang. Sabi niya, no? Nyamit din. O kaya, sabi natin, ay, ari. Okay. Ngayon, nung natapos na yung service, nagtayuan na tinitingnan niya ganun yung tao, kung bibigyan niya ng 2 piso, iniisip niya, mayamang pa sa akin ito, ba't 2 piso lang ibibigay ko? Bakit hindi 2,000? Kaya, 2,000, ba't nakuha niya? Bandang huli, lumapit na siya ngayon. Pagkatapos sabi niya, brother, sabi ng Lord, bigyan daw kita ng 2 piso. Tumingin yung tao, gulat na gulat. Tapos nung ano, bigla lang napaiyak. Lalaki. Sabi niya gano'n, nagtaka siya ba tumiiyak na? Sabi niya gano'n, nainis mo sa akin to? Bakit umiyak? Dahil binigyan kong 2 piso. Sabi niya, brother, pwede ba malaman bakit ka umiiyak? Kasi kanina nagpe-pray ako eh. Sabi sa akin ng Panginoon, gawin ko to, gawin ko yan. Sabi ko, Lord, kung talagang ikaw ito, kausapin mo yung mga tao, magbigay sa akin ng 2 piso. At yun, kinausap siya. Kaya sabi niya, ngayon alam ko na ang Diyos ay nakikipag-usap sa akin. Sabi niya, ngayon alam ko na rin ang Diyos ay nakikipag-usap sa akin. Shall men give unto you. Yung tao din ang gagamitin. Sabi mo sa katabi mo, baka ikaw yun. Pero ng 2 pesos. Number 2. No? Una, kamay ng tao. Pangalawa, kamay ng Diyos. Yan, nadulas tuloy. Saan nakalagay sa Bible ito? Natatandaan niyo ba nung tumatawid ang mga Israelita? Ang Diyos nagpapadala ng? Ano yung bumabagsak? Pandesal. Ano yung bumabagsak? Ensimada. Ano yun? Mana! Kanino galing yun? Sa Diyos. No? Bakit kaya, kung titingnan mo kasi, kung bakit yung iba, yung iba, 3 mana, yung iba, 6 mana, ganun. Actually po, ang ibinibigay ng Diyos sa'yo, yung kailangan mo, yung kaya mong handlein. May mga tao po kasi hindi na kaya mong handle ng malalaking pera. Nawawala sa kanila. No? Parang tubig o buhangin sa kamay, nalalaglag. Ngayon, ang pangalawa po ay yung kamay ng Diyos. Naalala niyo po ba si ano? Naalala niyo ba si Elijah? Tumakbo kay Jezebel? Anong nangyari? Sabi niya, may punong kahoy doon, may bukal, at may ibon na naglalaglag sa kanya ng pagkain. No? Yung uwak po ay maduming hayop yan. Pero alam niyo, maduming hayop yan. Talagang sinusuprayan sila is walang tao, ah. Yung bukal, tuloy-tuloy ang... Pero nung dumating ang time, sabi ng Diyos, kailangan mandar ka na. No? Tumigil yun. Minsan, may taong gagamitin. Specific na tao. Pero, huwag kang mag-alala, ang Diyos ako kumikilos rin. Minsan, ang Diyos na rin mismo ang magbibigay sa'yo. No? Straight. Alam niyo ba yung nilalaglagan si Elijah ng uwak ng pagkain, tapos may tubig doon? Hindi ako nagkakamali, 3 taon yun. Sinusuplayan siya ng Diyos. Kaya ka suplayan ng Diyos ng taon. No? Taon. Okay.
So buwan, kamay ng mo, ano, kamay ng tao. Number two, kamay ng Diyos. Number three, ano ba yung nauuna ako palagi? Kamay mo, magtrabaho ka. Magnegosyo ka. Magtrabaho ka, huwag kang tamad. Dahil sabi ng Bible, ang tamad ay huwag. Huwag pakainin. So, number three po ay kamay ng mo. Kamay mo. Gumawa ka ng paraan. Ang sabi niya, pagpapalain ko, hahawakan ang iyong kamay. No? So, maghanap buhay ka, magtrabaho ka, kumilos ka. Ito yung pangatlo. No? Ngayon, ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng trabaho eh. Lord, bigyan mo ako ng ganyan. Misan, alam niyo po ang kasagutan ng Diyos sa may hiningi kang pera, bibigyan ka niya ng sideline. Bigyan ka niya ng trabaho. No? Tulad nung kay Pedro. Ano bang alam gawin ni Pedro? Mangisda. Kaya sabi niya, mangisda ka. Pero may clear ng time na yun. Sabi niya, yung unang isda lang na makukuha mo, may ginto sa bibig. So, ibig sabihin, magtinda ka kaya. Basta huwag ka lang tamad. Kasi ang pangatlong gagamitin ng Diyos para ibigay ang pangangailangan mo. Saan magagaling ang tulong ko? Yung kamay mo. Ngayon, may mga verses po akong ibibigay. Mamaya na. At ang pang-apat po rito, kamay ng kaaway mo. Magagaling sa mga kaaway mo. No? So, mamaya na natin itutuloy ito. Sabi niya sa Bible, in the presence of mine enemies, thou preparest a table before me. Sa gitna ng mga kaguluhan, yun yung time na inis sa iyong mga tao. Yung time na galit sa iyong mga tao, yun ang time na pagpapalain din. Kasi in the presence of my enemies, you will prepare a table before me. Sa kalagitnaan ng ang dami nang aaway sa akin, ang Diyos ay maglalagay ng isang piyesta. Alam niyo ba, ang isang meaning ng table, you prepare a table before me. Sabi niya, yung pinakamalaking bonggang pagpapala na ilalagay ng Diyos sa iyo ay yung time na inaaway ka. Nakukuha niya? Mamaya, itutuloy natin ito. Yung time na inaapi ka. Kaya atin kayo po mamaya. Very close ko po sa isang kwento. Nung unang panahon po na ang rema po ay hirap na hirap kami. Ay naku. Nag-rent kami ng apartment. 10,000. Mahal kasi talaga sa Manila. Pero mura na yun. Alam niyo, monthly galing sa abroad, sa tao. 1 month, 10,000. Susunod na buwan, 10,000. Susunod na buwan, 10,000. Hindi ko po matandaan, pero for the period of 1 year nanggagaling po sa abroad ang rent namin. Bakit? Hindi kaya namin yan, bro. Malaki. Mahina po yung mga offering namin noon. Hindi mayaman ang miyembro namin, pero kaya na tinutulungan kami. Ang problema po ito, tumigil yung tao sa abroad na magpadala ng rent. Kinabahan ako. Kinabahan kami ni Pastor Danny. Kasama ko pa si Pastor Danny noon. Tumigil yung rent. Ngayon, sabi namin, paano na to? Hindi kaya ng offering. Maliit ang offering. So, pray lang. Maging positive ka lang. Maging mapag-expect ka lang. Mapag-confess ka, mapagpatawad ka, at mapagbigay ka. Nalala ko po noon, texting ko po yung kwento, sabi ko, magkano lahat ang offering yan? Offering ng mga, ng mga kabataan, may 4,000. Binigay ko lahat kay Morris Cerullo. Hindi pa kilala si Benny, talaga nun. Nagpunta ako rito kay Morris Cerullo, doon sa opisina niya, wala ka nang pera. Kukunin mo pa yung offering ng church niyo. Yung
offering lang ito ng ano ha, ng midweek service, mga kabataan niya. 4,000 ang naipon, sabi ko rin sa treasurer, akin na lahat. Pero maganda na pwede ikaw mag-decide. Akin na lahat, sabi ko. Kinuha ko ngayon, dinala ko, punta ko sa opisina ni Benny Hill, ano, ni Morris Cerullo. Nakilala ko naman yung tao ron, in-offering ko. Ngayon, alam niyo, pag uwi ko, sabi niya, ngayon, nabawasan ka pa ng pera. Nakagulong sa telepon, nabawasan mo. Maling desisyon. Nabawasan ka pa. Sa halip na meron kang babayad sa mga utang ng church, kasi may behind na kami sa rente. Nabawasan pa, nabawasan na hindi. Sabi ng Bible, give and you shall. Kailangan namin magtanim. No? Kasi pag yan, naubos yan, wala na akong pantanim, wala na akong aasahan. Yung tanim mo, ang aasahan mo. So ano nangyari ngayon? Tinanim ko na yan dyan. Bakit sinabi ba ng Diyos sa'yo? Sinabi ba ng mga elders sa'yo? Sinabi ba ng ano? May right ako doon sa pera yun kasi midweek. No? Kaya tinanim ko na yan. Basta kailangan magtanim. Kasi wala na ako ibang aasahan kapag hindi ako nagtanim. Ano nangyari? May tumawag sa amin. Sa totoo lang, ang utang namin noon sa rent, 50,000 na. 50,000. Sabi nung may-ari, yung asawa ko may cancer, kailangan namin ng pera. Magkano bang utang niyo? Hindi alam nung nagpapaupa kung magkano. Sabi kong ganun, may 50,000 po. Laki na pala ng utang niyo. Darating ako rin sa isang linggo. Kukunin ko. Naku po! 50,000 kukunin na next week. Anong gagawin mo? Yun yung sabi ko, akin na yung 4,000 lahat ng pera ng midweek akin na, sabi. Kinuha ko ngayon, dinala ko ngayon kay Morris Cerullo. No? Pagbalik ko, may dalala ako ng resibo. Yun lang. Alam niyo, pagdating ko doon, maya-maya, may tumawag sa abroad. Sabi niya, Kuya Boy, kailangan niyo ba ng pera? Sabi ko, ay oo, kailangan namin ng pera. Dating miyembro to. Alam niyo, sabi niya, kasi may pera ako dito eh. Oh, tingnan mo yung katabi mo. Hindi mo gano'n, namumunga na yung tilalim. Ilang araw pa lang, namumunga na. May inaasahan ka, bakit kasi may tilalim ka eh. Ang bilis niya, namumunga na. Ang sabi ng tao, may pera ako dito. Sabi niya, magkano mong kailangan niyo? Sabi ko, eh malaking kailangan namin. Hindi ako sasabi ng amount. Alam niyo, sabi niya sa akin. Kasi yung pera ko dito, kasya na ba sa inyo yung 50,000? Ay, naku. Sabi ko gano'n, oo, kasya. Hindi ko sinabing yan kasi kailangan namin kukunin na nung may-ari sa isang araw. Alam nyo, pinadala niya, dumating sa kamay ko, binayad, wala kami utang. Mapagtanim lang. Nakukuha niyo mga kapatid, ikaw na sinasabi, bigay mo na lahat ng bahay mo, lahat ng ari-arian mo, sinasabi ko lang po, tanik ka lang dyan. Kung ano yung sobra, kung ano yung meron, bigay ka lang. Magtanim ka ng amplifier, magtanim ka ng electric pa, magtanim ka ng contribution dito sa anniversary, magtanim ka ng kahit na ano, sobra lang. Kung ano lang yung meron, hindi lang, basta masaya ka. God loves cheerful giver. Ang Diyos ay hindi nakakalimot sa mga tinatanim. Kung ano yung mga kapatid, tutuloy po natin. Saan thank you.
Kasama ko po si Rodel, si Padong, dito po sa harapan. Thank you.
tigas. Alam mo ang tatawagin ko. Sa'yo'y pananatili tapat na Jesus sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalagasan ko. Sa'yo'y mananatili tapat na Jesus sa buhay ko. Okay po, sa mga nasa Facebook po, okay na, tutuloy namin mamaya ang hapon ito. God bless sa inyo, magkita-kita po tayo sa next na level natin yung Christmas party, no? Sa Manila po ito, susunod po sa Pangasinan. No, yun po yung last na...